kapatid. Ito yung ating mga hens na pinupod natin, no? Para yung isa yan, natuka kasi. Tapos ito naman si mabait natin, si Abu. Ayan, mga parang giniginaw. Tapos si 77. Ito naman yung isa natin, yung nagusubo natin yan, no? Si Ugly. Kung makapansin nyo, yun yung asawa niya, si Brownie. Ng itlog pa nga, mga kalapatids. So ayan, buti na lang umaraw-araw na dito. Tapos dito naman tayo sa taas, no? Medyo madumi, pero kung makikita nyo, ayan, yung mga babies natin, malalaki na. So si Civic, at saka yung ayun, yung isa yung nakaupo doon, para yan kay Boss Oli natin, yung kulay orange yung ring. Tapos yung ito namang isa na to, ipamimigay ko na lang. Bigay natin yan sa nagkakalapat dito sa amin. Ewan ko lang kung magko-comment siya ulit. Pag nag-comment siya ulit, sabihin ko sa kanya itong imo na to. Yung kapatid to ni Civic. Si 665 yan, mga kalapatids. Tapos dito naman sa kabilang side, update lang tayo, ha. Meron na tayo. Ito, malapit na rin ito mapisa. So baka pwede rin natin na ipamigay yung isa. Ito yung nanay nun. Si malakas natin. Tapos ito naman si Purple, yung tatay nila Civic nga, na nakipagbangasan ng muka. Tapos ito naman yung ating mga sana gusto nga natin sana itong ihagis eh, kaya lang ito sila Blacky. So hindi yata pwede, pero sa training baka masabay naman. Ito si Lightcheck, yung nakauwi the next day kahit bumabagyo. Ito naman tong si Bluebar na napakatapang, na magagawin natin sila mga breeders. At ito naman yung aking favorite na si Kidlat. Ayan, napakagandang ibon, mga kalapatids. Kumbaga sa ano eh, iba yung quality itong si Kidlat natin. Gusto kang mag-pairin dalawa na yan eh. Tapos ayan, tama yung hula ko, hen silang dalawa. So hen si Kidlat at hen din tong si Lightcheck. Kasi itong si Lightcheck medyo pumapares na dito kay Bluebar. Ayan o. So ayan, magkakaroon na naman tayo ng mga bagong baby soon. Kailangan lang natin ng, syempre, kailangan ko loaf. Kaya lang hindi pwede, bawal ako magpano ng loaf. So ayan, mga kalapatids, so sumasagot na to si Lightcheck sa kanya. Sumasagot na yan kay Bluebar. 4 months old, yan o. So tingnan nyo naman, mga kalapatids, oh. Nakulong lang sila for ilang oras pa lang sila nakulong kasi magdamag yan sa labas eh. Grabe na yung abo. Grabe yung condition ni ano, itong Bluebar na to. So yan yung mga breeders natin. Kapatid yan ni Blacky. So ayan, mga kalapatids, sumasagot na, oh. Ganda rin ito ni Lightcheck, oh. Malaking ibon lang talaga eh. Kaya lang pag malaki kasi, hindi ako ganado sa malaking ibon masyado. Kaya lang yung mga ibon dito talagang sobrang lalaki. Malalaking built. Tingnan nyo naman yung mata niya. Sobrang ganda na ng mata niya. Ito naman si ano natin, si Kidlat. Simple lang, flat na flat talaga yung ayan. Kung ano yung nakikita nyo yan, katawan niya yan. Ito naman si ano, Lightcheck. May pair na siya dyan. Ewan ko lang kung mangitlog, 4 months pa lang yan eh. So batang bata pa. O, makikita nyo yung ano niya, yung pakpak niya kompleto. Parang na darkening system. Ayan, so medyo pangit sila ngayon. Hindi ko na napagtutunan ng pansin. Nala sa oras yung kain. Kahit wala naman sa oras, okay lang. Hindi napapakain ng tama, ang ibig kong sabihin. Ito naman, yan, naghahanap ng, oops, bastos naman ni Ugly. Sabihin natin ng pagkain para makita nyo yung mga babies natin dito kumakain na. Ayan, si Civic at saka yung kapatid niya. So itong dito sa side na to, pamibigay natin yan sa Lucky 1. Sino naman yung Lucky na yun? 665. Yan yung ring ng mga papamigay natin na baby.
kapatid, salagyan ko na sila ng pagkain. Tingnan nyo kung paano na silang kumain. 20 ilang days na yan. Pag mga ganyan, sinasanay ko na talaga sa kamay ko dapat yan. So, dumi ng ating kulungan, no? Tama-tama lang yan, gagawin natin fertilizer yan eh. So, may double purpose yan. Pero tingnan nyo naman mga kalapatids, si Civic ko talagang malakas nang pumapak ng pagkain. Ayan. So, sana mailipat ko na siya ng loft bago pa siya matutong lumipad. Ayan. So, pakainin din natin yung mga insects dito sa mga sa ibaba. Sobra na tayo sa dami ng kalapati. Para hindi sila nagugulpihan, sa sulo ko lang talaga sila pinapakain. Yan. Lakas ang kumain yung mga hens natin. So, para maging ready na sila sa next breeding season. Na dapat ngayon na. Bait natin, nagsosalo. So yung mga natitira nila dyan, yung mga ano, yung barley. So, ang hirap silang tukain yung barley, mga kalapatids. Ayun na, mag-away na. Lakas nila mag-away eh. So yan, update lang tayo. Wala pa tayong paitlog ngayon eh. Parang hindi pa napapanahon magpa-itlog kasi hindi ko pa sila pinagkasama-sama. Hindi ko pa alam kung sino yung pagpe-pairing ko. So yan, meron tayong limang hen dito. Hindi ko alam kung tutuloy na hiramin ni Oli yung isa. Tapos yung isa naman dyan, medyo payat pa. Pero malakas na siyang kumain, nag-recover pa. So isang buwan pa yan, bago isa o dalawang buwan pa bago mapakinabangan. Ayan, meron pa tayo isa doon, si ito, si Malakas pala. So meron tayo lima, anim, pang-anim to si Malakas natin. Pakain na rin natin. Magutom na siya eh. Tapos to, bigyan na rin natin ng pagkain tong mga to. Sanay na sila sa akin eh. Ganyan-ganyan lang ang pakain para mabait sila. Ayan yung mga itsura ng mga anak ng mga talagang pang long distance mga kalapatids. Dito eh. Si Pogi at si Purple, yan parehong bakas yung mukha. So si Pogi ko kasi hindi ko alam kung i-breed ko to, pero baka i-breed. Pero palagi ko nga ito pa yung makakataguyod ng napakalayong mayuwi. Maganda kasi yung ano niya, built. So kailangan na talaga pagtuon na ng pansin. Ninyo mga kalapatid, so bilis, oh. Parang binakim yung pagkain nitong mga to. So maligod lang tayo ng konti, ubus na. So yan sila ang mga babies natin. Ito yan yung bibigay natin, yung may kidlat. Uy, nadali yung ano ng mga scavenger. So guys, dyan nakita yung ano, yung taguan. Nakita sila, nakahukay sila ng mina, oh. Ayun, oh. Nagigil, oh. So yan, bigyan pa natin ng isa pa. So yan mga kalapatids, konting update lang. At ayan. At next video natin, siguro yung next video ko yung mga pag-prepare sa kanila. So abangan nyo na lang yun mga kalapatids. Thank you for watching.